Karan. Andito na tayo kay Tita Kay. Excited na ako. Teka muna, bago ko makalimutan yung ibibigay natin, ha? Pasok ko na lang, Robert. Ha? Okay, very good. Ay, sa wakas, nandito na ako sa bahay ng totoong babae. Tita Kay. Tita Kay. Where's my ate? Ate? Ate, nahanap kita sa buong bahay. Hindi kita makita. May dala pala ako para sa'yo, ha? Totoo ba? Yes. Ano ba meron? Wow, there's an artista. There's a diamond star in my house. Ako, ikaw naman. Dahil hindi mo ako makita kasi tanggalin mo yung shades mo. Tanggalin mo yung shades mo. Ayan, maliwanag na, di ba? I love it. Dito na lang natin lagay. Okay I love it. Wow. Thank you, Robert. Parang alam mo na nagpaka-plantita ako talaga noong pandemic. Naging plantita ako talaga. O, nagkataon yan talaga. Ang regalo mo sa akin, type na type ko yan. Di ba cute? Di ba? At talaga naman, ang diamond star, pahawa. Uy! O, ang mga iba talaga naman, naninikluhod pa kapag nakikita si Maricel Soriano. From child star to diamond star, mga eksenang hindi nyo pa alam tungkol kay Maria. Yes, marami pa kayong hindi alam. Handa ka na ba? Handa, handa. Para handa. Sa'yo. She's always handa dito lang sa Corina Interviews. Oh, di ba? And the one and only Diamond Star is in the house! Hello! Yehey! Napapunta ko rin dito ang isang Diamond Star! Tita Kay, sinabi ko sa'yo, hindi ka mahihirapan sa akin, di ba? Ganun ba? Ano ba yan? Okay. Alam mo naman yun, ate kita. Naku ha, kung hindi pa siya nagka-show dito sa Net25, hindi ko pa siya mabibingwit. Hindi totoo yan. Oh. Hindi totoo yan, Tita Kay. Alam mo yan, love na love kaya kita. Kasi ang dami mong ginagawa ngayon. Teka muna sandali. Ang dami mong ginagawa ngayon. Biglang super busy ka. Oo nga, nagulat din ako. Diba? Hindi ko akalain na magiging ganun. Towards the latter part pa ng year, diba? Yes. Parang humabol pa talaga, no? Correct. Blessings! Blessings! Mamaya pag-uusapan natin, ano ba talaga ang sikreto ng isang Maricel Soriano na ganyan pa lang tayo kaliit. Oo, ganyan pa lang tayo kaliit. May Maricel Soriano na. Ngayon ganyan na tayo, andiyan ka pa rin. Oo nga, ba't pinapaalis na ba ako? Hindi, ayaw ka ngang paalisin. Kaya nandiyan ka pa rin. After XXX number of years, ilang dekada na talaga, si Maricel pa rin siya. Pero nagsimula ang lahat, paslit ka pa lang. Oo, paslit pa lang. Ilang taon ka nun? 6. Paano nangyari yon? Bakit 6 years old, working ka na? Eh, kasi ganito yan. Baka masyado maging makabagbaglab na namin ito. Mapaiyak natin sila. Pati ako, okay, mapapaiyak ako nito. Basta malaman natin ang true story. Ang totoo niyan, ito kasi kami magkakapatid. So, ang mami ko, housewife. Tapos yung stepdad ko, nagtatrabaho sa bangko. Tapos yung tunay na tatay ko, eh, hindi kami masyadong close. Pero naayos naman yun. Kaya lang, kami babae kasi, di ba? So, makiina yung ganon. Pero kinuha kami ng tatay ko. Dahil dapat ang pangalan ko, Maricel Martinez. Maricel Martinez. Mahilig kasi ako sa MM. Okay. Pero yung Martinez, saan galing? Doon sa husband ng mami ko. Okay. Oh. Pero pwede lang dahil parang screen name lang naman yon. Hindi naman yun ang, di ba? Hindi naman yun talaga ang apelido ko. So anyway, nagkagulo sila doon. Kaya kinuha kami ng tatay ko doon sa nanay ko na, naku, araw-araw may drama anthology ako. Iyak ako ng iyak kasi gusto ko nang umuwi sa nanay ko. Okay. Tapos, nakita ko yung sitwasyon.
na wala kaming pagkain sa table. Nangyari sa inyo yun? Oo. Ilan kayong magkakapatid? Pito. At pang ilan ka? Pangalawa. Pangalawa? Ay, parang ate talaga. Uh-uh. Okay, so nakikita mo yon. Uh-uh. So, yung mga panahon na ganun kakaliit pa lang, nakikita mong parang kulang ang kulang sa buhay. Meron ka ng feelings, no? May feelings na ako nun. Na sabi ko sa sarili ko, Lord, ako na lang kung ano utusan mo na gampanan yung kakulangan ng tatay ko sa amin. Yung ako nang gaganap mo. Dinadasal mo talaga yun dati? Oo. Eh, syempre, bata, gustong makatulong sa pamilya dahil wala ka eh. Naramdaman mo na ba yung nagising ka, gutom na gutom ka na, tapos minum ka ng tubig, ang sakit, tita, kay gumuguhit. Napapaiyak ako. Tapos makakatulugan ko yun. Pagising ko, wala pa rin pagkain. Totoo, umabot pala sa ganoon. Kaya kumbaga, hindi naman ako pinanganak na may Tiffany na agad sa bibig, di ba? Hindi ako pinanganak na ganoon. So yun ang paliwanag kung bakit kinailangan mong mag-work. Ah, para sa pamilya ko talaga. Paano naman nangyaring nalaman ng mundo na magaling kang umarte, bata ka pa lang? Kinapalang ko na lang ang mukha ko. No way! Oo! Tapos? Ayun. Nakapasok ako, nag-audition ako para dun sa My Heart Belongs to Daddy na movie. Actually, parang ano lang ako dun, parang extra lang ako. Kasi ako yung kapatid ni Lolo Pipo na maliit. Tapos, na-aksidente, namatay ako. Oh, sobrang sakit sa kanya, di ba? Tapos, mayroong isa eksena dun na si Tita De Villa, kilala mo ba siya? Oo naman, okay. Naalala ko pa yung mga ganyan. Tapos, ayan ako, marambutiki. Ikaw ba yan? Yes! Maria, talaga naman, para kasi Pilar. O, di ba? Tapos? Ang liit na O, sino nagtuturo-turo sa'yo magagaganyan-ganyan? Wala, adlib ko lang lang yan. No way. Sabi nila, sumayo ka, Iha. Sumayo ka. Sumayo naman ako. Okay. Ay, talagang ano? Nanood na talaga kami. Okay, tapos? Tapos niyan, doon na nag-umpisa yung ano ko. Nakagawa na nga ako ng international film noon, yung bata ko. Mga extra lang naman kami. Sa movie ni Nancy Kwan, yung The Cockpit. Oo, Nancy Kwan, sa big star in Hong Kong. Di ba? Hollywood pa yata, hindi ba? So, nagtuloy-tuloy na mula Nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy na yung mga project. Yes. At naku, hello ha? Naging best child actress ka agad siya. May Metro Manila Film Fest na parang. Alaala mo daigdig ko. Kay Eddie Rodriguez. Boots Anson Roa and Mary Walter. Oh, I love her so much. Totoo ba? Mm-hmm. Ano ang karanasan mo naman kay Mary Walter? Nako, nakakatuwa ang Lola Mary kasi napakahusay. Pati dialogue mo, memorize niya. Talaga? Lola Mary, ano nga ba yung susunod doon sa sinabi mo? Pwede mong tanongin. Kasi alam niya ang sagot. Yeah. Tsaka mga, nung naman nagmamaricel drama na ako, mga bold star yan, si Tita Mona Lisa at si Lola Mary Walter. Oo. Kasi pag sinabing, cut, good take, naguhubad na. Naglalakad pa lang, ha? Hindi pa tumatayo yun. Naguhubad na. Tapos, ang bilis ko, adakmain yung sandasa. Sosuot na ganyan, lumalabas na, naglilinya silang dalawa. Totoo. Parang sila lang ang tao doon. Oo. Kaya bold star ang tawag bold ninyo. Star tawag ko sa kanila. Ay, ibang klase. But my gosh, biro mo, wow! Ilan taong ka lang noon? Best child actress na? Nine na ako noon. Nine? Wow. Ay, hindi. Younger. Younger. Pa? Kasi nung 9 years old ako, doon ako nasama sa John and Marcia. So before John and Marcia, child actress ka na. Mm-mm. So pag pinapanood mo yung mga ganong eksena ngayon, anong feeling mo? Nakakahiya ako. Bakit? Eh kasi, di ba, ang liit-liit ko pa, tapos ganyan yung mukha ko, hindi ba? Ang laki ng tenga ko, ang laki ng apron ko, parang Bugs Bunny. Di ba? Tapos ang laki pa ng mata ko, yung nakaganon palagi si Daddy. Very expressive naman kasi talaga. I think yung mata mo talaga ang benta sa'yo. Benta? Benta talaga hanggang ngayon eh. Yan ang tibi na inahanap ng tao, right?
Pero okay, so yung kinikita mo noon, saan na pupunta? Eh di sa pamilya. Ako, huwag niyo akong pansinin, sabi ko. Kailangan namin kumain. So talaga na pupunta sa pagkain? Pagkain. Wow, eh, ang dami. Sa renta, sa ilaw, sa tubig, yung gano'n. Yung expenses na tinatawag kong house budget. House budget? Teka muna, ano pa ba yung mga eksena noon na nagsabi sa yung naku, kailangan ko na talagang tumulong? Ano pa yung mga pang-drama talaga na mga eksenang maliban sa gutom sa umaga? Yun ang nag-trigger sa akin actually. Hmm. Kaya yun ang nasa utak ko lagi. Kung bakit ako nag-artista. So hindi nakakaaral lahat? Pinag-aral ko sila. Ah, so nung naging artista ka na, yung kinikita mo, pinag-aral na yung mga kapatid. Oh, okay. O diba, pareho tayo ng story ng buhay. Correct. Totoo yan. Ina ng laging sa klolo. Oo. Diba? Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Mamigay ka. Sabi. Totoo ba? Ba't ganun tayo? Ano ba yan? Aba Maria talaga. Hi, Daddy. Hi. Bakit, Dad? Nakimangot kayo. Daddy. Talagang kasimangot ako. Bakit po? May kasalanan ka na naman sa akin. Okay, eto. So, alam namin na award-winning na yan. Kilala ka na. So, dito ka talaga nakilala sa John and Marsha. Forever ka na talaga, Shirley Puruntong. Wala ka nang magagawa, girl. Wala na. Nakatatak na Shirley. Pero sa utak ko, noong time na yon, I am really a product of a broken family. In real life. Pero, hindi ibig sabihin noon na hindi ko alam ang pakiramdam ng isang buong pamilya. Bakit? Dahil sa John and Marsha. Wala sa kalingkingan niyang lalaki na yan. Ang gwapo-gwapo ni Rene. Si Rene? Mami! Kailangan makita niyo si Rene. Dahil siya scholar at genius, pinagkakagulo siya sa eskwela namin. So doon, inangkin ko talaga si Daddy at si Mami. Talagang feeling ko, talagang Daddy at Mami ko sila, si Lola Deli, yung ganun, Kuya Rolly. Ikaw yung spoiled. Oo, ako yung ano, yung batang babaeng ano. Oo, bruha. Pag sinabi, bruha talaga. Bruji, hindi ka nga dito, tawag sa akin ni Daddy. Ano? Bruji. Bruji. Nakakatawa talaga si Dolphy. So, sino ang nakadiscover sa'yo para makapasok ka ng John and Marsha? Si Daddy Dolphy. Si Dolphy talaga. Oh, I thought si Ading Fernando yung director. Hindi. Paano nangyari? Baka gusto niyo kumain na tayo, ha? Omeng sa Tanasha, sa dami ng pelikula ng daddy ko, parang ang dami, isa doon, nakita niya ako na nakatingin sa kanyang gano'n. Hoy, sabi niya sa akin, halika dito. Tapos, dito ka, upo ka. Eh, bata ako pa noon, di ba? Wala pa nga ako. 9. Kasi, nag-start ako ng 9 sa John and Marsha. Okay. O, edi, so, may dumating iba. Naku, pare, hindi yan. Sabi ng daddy, tinawag niya si Lolo Adin. Sabi niya gano'n, hindi yan. Nahanap ko yung nakatrintas ang buhok. Malaki tenga, malaki mata. Pagkakadescribe talaga sa akin, ang pangit, diba? Trintas, malaki tenga, malaki mata. Ikaw yun. Ako yun. Okay. Ganyan, kaya ang tawag niya sa akin, Bougie. At mula noon, ikaw na talaga si Shirley. Oo. Okay. Tapos noon, yun na ang start ko. Akalain mo ba naman, Daddy? Dahil sa sabi pa naman, wala daw kayong pera? Sabi pa naman, isipin mo, wala raw kayong pera? Sinabi yun? So si Dolphy, king of comedy, talagang alamat yan. Yan ang naging parang tatay mo na talaga. Up to now, I know that. Right? Talagang ano? Up to now, nasa hospital siya. Oo, hanggang sa... Hindi nila alam kung nasaan ako. So kahit bawal ang camera, nakakatawa pa rin siya. Actually, oo. Pero may mga moments si Daddy na pag live na chika-chika lang kaya. Hindi naman. He's very serious. Serious siya. Pero pag nag-drama, doon ako namamatay. Ah, totoo. Napakahusay pala niya mag-drama. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na experience dyan? Sa pangkalahatan na lang, dyan sa John and Marsha, gaano katagal yan sa TV? Ang tagal. Ang tagal.
Ang tagal. Hanggang sa nag-Marisal drama na ako. Yes. Tapos hanggang sa... Oh, ang dami. Ang daming ganun-ganun. Right. Pero itong John and Marcia, yung talagang tumatak ng... Alam mo yung comedy na pamilya? Pampamilya na. Na pampamilya. Ang tagal noon. Parang mahigit isang dekada yata yan. Right? Nagdadalaga ka na noon eh. Oo. Hanggang... Oo. Kasi... Ano eh, nag-start ako doon, 9 years old ako eh. Right, oo. So, di ang tagal pa, di ba? Oo, nag-teenager ka na. Doon. Yung iba, nagkaroon ng problema sa ganyan, Tita K. Yung hindi mo maano yung edad. Awkward stage. Awkward stage. Oo. Kasi hindi mo alam kung pwedeng as dalaga na ba to o as bata pa din. Ang hirap, di ba? Oo. Hindi ako nahirapan. Totoo. Because of John and Marcia. Yes. Ay, mabuti naman ako. Oo. Ah, siyempre, maganda pa rin ako. Ha? Ay, ang lakad ko mamay, pupunta ako sa ospital eh. Nagpapaliwanagan pa silang dalawa ni Daddy. Eh, mga bata pa rin ngayon. Iba na. Ay, talaga. Anong iba na? Try nyo tong mga bata ngayon. Yun ang iba. Oo nga. Medyo ibang-iba yung dati sa ngayon. Sa ngayon. Right. So, yung training mo noon, under Ading Fernando, and then under... Laging joke sa akin ni Lolo Ading. Lagi na, ne, pag sumikat ka, huwag mo kaming kalilimutan, ha? Ganon. Totoo. Nakakatuwa naman. Diyan ka natuto mag-comedy. Diyan at talaga. Isipin mo nga, ang training ko, usipin mo mga batikang artista na sino ba ako, isang tuta lang sa tabi, di ba? Parang... Ang nakasama ko yung the best of the best. Yes. Delia Tay-Atayan. Oo. Oh, matutina ba? Oo, matutina. Matutina. Si Dolphy, of course. Wow. Nida Blanca. Oo, Nida Blanca. The best. The best talaga yan. So, nagtagal ng gusto, best child actress, nagkaroon pa ng pelikula. Right? Pelikula. Na John and Marcia the movie. Sa Amerika. Oo. Tapos kasabay nung shoot namin ng pelikula, nagsushow din kami nila Daddy. Sa mga iba-ibang lugar. Right. So, pabusog ng pabusog yung maneta mo, di ba? Grabe. Parang ayaw na magsumalan ng zipper. Oo. Pero Maria, ito, ikaw na talaga breadwinner ng pamilya by this time. Nung time na yun. Oo, yung time na yun. Kasi nung mawala naman ang mami ko, nagpaalam na ako, this time it's for my children. Ayun. Okay, darating tayo dyan. Oo. Pero this whole time na naging best child actress ka, ang dami ng mga project, John and Marcia. Tuloy-tuloy ang suporta mo sa buong pamilya mo, right? Di ba? Ikaw nga na, ang hirap, di ba? Ang hirap nilang bitawan. Yes, kasi oo. Parang tayo pa yung mag-aalala. Oo, talaga. Pero ano yung pinagsisisihan mo? Hindi ah. Wala. Eh kasi sino pang gagawa, no? Oo, walang gagawa. Right. So sa lahat ng panahon na yon, enjoy ka lang. Oo, okay lang ako. Oo. From best child actress, paano nangyari na naitawid niya ng walang problema yung pagiging bata to Regal Baby? Ay, galing mo talaga. Ang galing mo. Bilib ako sa'yo. Regal is nothing without Maricel. Sabi ni Mother Lilian nung mga panahon na yon. Dahil buti hindi ka pinagkaisa nung ibang mga artista nung sinabi niya yon. Amay, wala naman sila doon nung sinabi niya. Wala naman sila doon. Ngayon lang nila malalaman. Okay, pero bilib na bilib sa'yo si Mother Lily talaga nung mga panahon na yon. Paano nangyari na sa Regal ka napunta at talagang namayagpag ka doon? Yun nga, kasi nakita na nga ako ni Joey Gusinfiao at ako yung gusto niyang gumanap ng 14. Yun. So, akala ko nga matutuloy. And so, bago namin balikan, kailangan makausap ko muna ang daddy. So, sinabi namin ganito, magmamagic ambition yan? Hindi. Hindi pwede. Masyado ka pang bata pa sa mga ganyan. Sinabi ni Dolphy? 13 na ako noon. Wow. Okay. Sinabi ni Daddy. So, kaya, hindi kanya pinayagan na gawin ako. Yung pelikulang 14. Tapos tinanong ko na rin sa kanya, Daddy, bating shoot.
bathing suit, pwede ba ako mag-bathing suit? Basta may dagat at swimming pool. Kung wala. Ay, strict on parents. Oo, kaya alam mo, feeling na may totoong pamilya. Ay, oo. Galing din yan, no? Kaya hindi ka napunta ever sa pagbobold. Oo. Nung mga, yun ang uso kasi dati. Yun. Napunta ka talaga sa drama. No, oo. And comedy. Nung time na yun, mahirap mag, ano, makawala sa love teams. Oo nga. Ay, naalala ko. Hindi ba? Ay, William Martinez. Oo. Oh, okay, ganon. Tapos. Pero kailangan na kasi. So, gumawa ko ng offbeat na role. Ako lang yata yung siraulong gumawa nun. Sabi nila, sabi ko, baka naman ako naging siraulong, nagtatry nga ako na iba-ibang ganito para mas mapakita ko naman yung ibang side ko. At kakayahan. Mm-mm. Pero okay naman si William, okay kami dalawa. Wala kami naging problema. Pero nung time na yon, kasama pa rin siya dun sa movie. Sino? Si William. William? Oo. Okay. Eh, masamaan siya po. Noon. Eh, ang sinushoot namin, love scene. Oh. Supposed to be. Okay. So, syempre, nawala na yung love scene. Na ano na lang, confrontation ng kinunan. Oo. Oh, oh, oh. Sabi ko, huwag kang magulo dahil pag ganito masakit ang tiyang ko, alam mo na mangyayari sa'yo. Kaya huwag kang ano-ano dyan. Dyan ka lang. Oo. Oh, oh. Correct. O tapos, sumusunod sa'yo si ano? Oo. Oh. Kaya nga, sabi ko sa'yo, ang laon ko nakakatawang experience. Ayan, sana kita lumabas eh. Labas? Saan tayo lalabas dito? Tara. Hindi, kakain tayo sa labas. Kakain tayo sa labas? Mahirap kumain sa labas. Dito na lang tayo sa loob. Balikan na. Naging boyfriend mo ba talaga si William? Ah, tanong na lang natin siya. Nasaan ba si William Martinez? Ipinapanawagan po namin si William Martinez. Ayaw pong umamin ni Maricel Soriano kung kayo ba o hindi. Oo. Oh, di ba? Oy, pasagot natin sa kanya. Kailangan natin siya hanapin, paaminin si William. Diba? Oo. Tanong mo sa kanya bakit nasa ibang parte. Kasi meron siyang wall sa kwarto niya. Punong-puno ng pictures sa lahat ng leading ladies niya. Hanapin mo ako doon, wala ako doon. Nandun ako sa side table. Doon ako nakalagay. Sabi ko, bakit kaya ako nandun? Oo, may ganun yung drama. So talagang ano, namayagpag ka for romantic comedies? May ganun na konti. Oo, because of William also, love team, ganun. So, pero ang dami, ilan ang pelikula mo? Oh my God. Hindi mo na mabilang, kulang ang calculator. Hindi naman. Nag-break po kami ng mga 20 minutes. Ginugoogle namin dahil hindi na rin matandaan ni Maria kung ilan na ang lahat ng kanyang naging pelikula. Oo. Oh, at hindi po kinaya ng calculator ng kanyang assistant. Hindi naman. Oo. So hanggang ngayon hindi pa rin namin alam. Sa dami ng kanyang pelikula na hindi niya matandaan kung ilan na lahat, karamihan romantic comedy, pero naging best actress ka naman for drama talaga, right? So, Papa, kailan yung transition? Kung, sabi ko, alam mo, baliw lang makakagawa nito. Kaya siguro nagawa ko. Talaga? Oo nga. At saka, di ba, so, from comedy to drama. So, paano na-discover yon? Anong pelikula nga ba yon? Kaya ko abutin ang kaya langit. Kaya kong abutin ang langit. Ayoko. Ang tinatapakan ako. Ayoko nang masikit. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang puti. Ang role mo doon, ano? Walang hiya. Oo. Pero ang opening, parang Sunset Boulevard, na may lumulutang na tao sa ilog. Oo. Yun. May lumulutang. Ako yun. Wow. Patay na siya. Yun ang opening ng pelikula. Wow. Sinong direktor? Mario J. Mario J. Mula noon, ayun na, nakilala ka na. Nagsunod-sunod naman ng drama. No? Sa lahat ng panahong ito, siya na rin yung nakakapagpa-bakasyon ng buong pamilya niya, di ba? Pero marunong ka rin mag-invest para sa sarili mo. Oo. Itong mga panahon na ito, yes. Right? Oo. Ano ang 3 favorite roles mo? Yung pinaka-favorite mo? Kasama yung bata ka hanggang ano? Kasama yung bata.
Siyempre, hindi mo mawawala yung Janelle Marsh, ha? Yes. Surely. Gusto ko yung ano, gusto ko rin yung kaya kong abutin ang langit. Kasi first time kong gumawa ng offbeat. Oo. Yung nakikita mong nalulunod, nakikita ko nalulunod na siya. Pero tinitignan ko lang siya. Tulungan mo ako! Sabi niya sa akin, tulungan mo ako! Ganun lang. Oo. Di ba gusto mong iyak? Tulak sa swimming pool yung babae. Correct! Oo, tama, tama, tama. Ganun. And then the third. Tapos, the third, gusto ko yung ano, separada. Dodi, bakit ganun? Magkaiba sila ng sinasabi. Mabel thinks na failure ang marriage nila. Samantalang si Hector, akala niya perfect. Si Edu! Oo nga pala! Ay, nakalimutan okay. Na natin siya bigla! Oo, nako, nakalimutan bigla si Edu. Dudes, kumusta na? Ang ganda ng interview nyo, ha? Okay, sa separada. Teka muna, dun sa Edu mo, dun ba kayo nagkatuluyan? Ay, hindi. Hindi, hindi pa doon? Hindi. Okay. Kailan naman nangyari yung TV? Kasi po, maliban sa TV, sa pelikula, eto na, naging diamond star pa siya on television. Right? Oo. Sabi nga nila. Sabi nga nila. Hindi lang ito yung Maricel drama. Mm-mm. Ito yung, ano nga bang title nung ano mo? Singan? Ah, Maria Maria. Diyan ipinanganak yung mga Rico Mambo niya. Ay! Ewan ko lang kung natatandaan ninyo. Gusto na. Yeah. Pagbigyan na natin yun sa mga bata. Oo nga. Pero hanggang ngayon, sa lahat ng mga party, pag nandyan si Maricel at papatugtugin yung Rico Mambo, hindi pwede hindi siya sasayaw. Why not? Life is short. Life is short, di ba? Kumapo mo silang lahat. Paano nabuo yung Mataray? Una, totoo. Totoo ako inaamin ko. Ako din. Oh, di ba? Pero gustong-gusto nila ako, nagtataray naman ako. Eh, hindi ba kaya ka nga nagkaroon ng fan base dahil diretso ka magsalita, nagpapakatotoo ka parati, doon ka kilala. Mm-mm. Hindi ba? Mahirap bang panindigan yun? Hindi. Hindi naman ako nahirapan. Sila lang nahirapan eh. Kasi ako walang kahirap-hirap sa akin. Titakihirap yan. Kasi yun na talaga ang ano mo, no? Parang prinsipyo mo. Pareho naman tayo. Totoong-totoo. Kaya nami-misinterpret nila yung ano natin. Yes. Tapos pag inupo mo silang lahat at pinaliwanag mo, sabi nila ganito, oh. Ay, yun pala yun. Kaya pala ganito si ate. Oh, di ba? Oo, nakikita nila kung bakit. Oo, nakikita kung bakit. Oo. Kaya talagang dapat pinag-uusapan 'yan. 'Di ba? Ah, okay. Dapat pinag-uusapan 'yan para pag matulog ka, rested ka talaga. Kasi close book na. Ah, so 'yun ang parang style mo. Ako ganoon. Kasi nasabi mo na eh. Uh-uh. Parang ganyan. Ganun pala 'yun. So, yung work ethic mo, ano yan? Talagang super kayod? Perfectionist? Alam mahirap mo, ka bang katrabaho? Alam mo, yung pagkatapos sa isang take, hindi ko pinapanood ang sarili ko. Hindi ako nanonood ng yung nakaka-take lang, panonoorin ko. Hindi ko pa panoorin. Bakit? Bakit? Tita Kay, paano tayo dito? Kasi perfectionist tayo, di ba? Pag ako nanood, hihingi pa ako ng isang take. Ayun. Eh, ayokong umabot doon. Magtatagal. Correct. Hindi na ako magiging producer-friendly noon. Yes. Diba? Correct. Kaya hindi na ako tumitingin. Oo. Kasi may direktor. Kaya nang paniwalaan nyo, dahil yan ang may mata. Uh-oh. Hindi na ako direktor. Artista lang ako dito. Diba? So kung okay na sa direktor, okay, okay na sa'yo. Okay na sa akin. May paborito kang direktor? Hindi paborito. Mahal. Oo. Sino yun? Isa si Mario J. doon. Si Chaloleng ang tawag ko, Joey Lamangan. Oh, okay. At saka si aking Ron. Chito Ronyo. Naku, lahat ang Mataray! Ay, oo! Naku, lahat ang mabagsik na direktor, best friend mo. Oo. Totoo? Oo. Okay. Alam mo, masarap silang kausap. Kasi diretso. Mm. Masarap silang kausap. Ang dami mo matututunan sa kanila. Lalo na pag love ka na nila. Oo. Correct. Naku, taray-taray, pero hindi naman napipigilan ng mga kalalakihan na lumapit. Para kang ano, asukal sa langgam.
Okay ba? Parang asukal sa langgam. Parang pelikula. Parang pastillas de leche. Diba? Pastillas de leche sa ipis. Nilalapitan ka talaga. Pero mataray ka. Hindi ba natatakot sa'yo yung mga boys? Meron namang nakatakot talaga. Oo. Alam mo, namumutla ka na. Maupo ka, uminom ka ng water. Tapos kalimutan mo na ako. Sumakay ka ng kotse mo. Umuwi ka na, please. Pero alam mo na, sa isang lalaki, alam mo na kung gusto mo o ayaw mo sa kanya? Oo. Pag nagsalita, pagsalitain mo muna, pauwi nyo na yan. Ah, so meron ka talagang mga pangtsupi ng mga manliligaw. Oo. Ikaw ang taong parating may taong nakapaligid sa'yo. Okay lang. Bakit? Bakit ka ganon? Ano? Gusto ko na lang kausap. Ah, gusto tsaka ko gusto ko mga bading kasi masaya. Ah, I like pare. Them because they're... Kumbaga, wala kang ano, mamimiss out. Diba? Tatawa ka talaga ng tatawa. Correct. Never a dull moment pag mga mabading kasama mo. Ang saya. Correct. Diba? Sila lang pwedeng... Eh, tayo naman ng mga lukalukang pwede naman nilang bulabulahin. Oo. Diba? Kaya tawa naman tayo ng tawa. Correct. Oo. Bakit nga ba nabuo... Teka, bago tayo mapunta sa mga pag-ibig, bakit nga ba nabuo yung mga salitang sa'yo nang gagaling? Diba? May time na lahat ng bokabularyo ng mga tao, trending talaga pag ikaw yung nag-imbento ng salita. Saan mo nakuha yun? Ewan ko ba? Kung saan-saan. Kasi alam mo, hindi ako ng million tao. Kahit ano pa ang trabaho mo. Basta, pag nag-usap tayo, swak tayo, nag-jigel tayo, okay ka na. Correct. Bakit ka minahal ng masa? Nakikita nila yung sarili nila sa akin. Kasi nanggaling ka rin doon? Galing din ako doon. Tsaka hindi mo binitawan yung pagkamasa mo? Oo, kasi gusto ko nakikita na masaya. Tapos, inutusan ka lang naman. Pag-utusan lang naman ako eh. Diba? Eh, natawa sila sa akin. At umiyak din sila with me. Right. Diba? Oo. Kaya, para sa akin, walang ganon. Wala yung naniningon ng tao. Correct. Huwag ganon. Yeah. Kaya minahal ng masa at minahal ng mga pag-ibig niya. O sige nga, paano? Oy, sus! Mariyo, Sef, hindi nakikontua. O so meron talagang ano, diba? Meron talagang Howie Boys pagdating sa mga manliligaw. Paano na makakalapit si ano, yung mga nagwagi? Ayun, yung mga nagwagi, wag na tayo magbigay ng pangalan. Just, may nagwagi ba? Ah, pansamantala. Alam mo na. Well, kinuha mo rin, binawi mo rin yung corona, pero pansamantala nasuot nila yun. O so paano nila? Siguro talaga. Ganon? Pero ano pero syempre meron ding ano, meron ding nakapasok sa inner sanctum mo, 'di ba? So, anong gusto mo sa isang lalaki? Ngayon, wala akong panahon. Ah, ngayon wala ka ng panahon? Wala akong panahon. Talaga? Mm-mm. Kasi gusto ko magtrabaho lang na magtrabaho. Para sa mga anak ko naman. Correct. Ay, talagang ayaw niyang pag-usapan ng love life. Eh, kasi ayaw. Nga, ngayon busy ako. Correct. Pero okay baka mahuis-dis ko pa siya, di ba? Pagdating ko, ay, ikaw pala yan? Yeah, yeah. Pero friends kayo, lahat ng ex mo, friends kayo. Mm-hmm. Parang naglalaya ko doon. Hindi lahat? Hindi lahat. Isa lang actually ang hindi. Ah, okay. Eh, hulaan nyo lang kung sino. Kasi hindi ko, I cannot say the name. Okay, it's, let's not name the names. Pero sa iba, okay ka. Ah, oo. Oo, maganda na rin 'yon, 'di ba? Para pero majority okay ako sa lahat. Oo. Except for one person. I see. And you're okay with that? Yeah. You're okay that you're not okay. I'm okay because I'm okay. Oo. Without. Correct. 'Di ba? Without a man in my life. Oo. Okay Oo. Lang ako. So, palagay mo hindi sila worth it. Yeah, you should know your worth. Uh-uh. Hindi ba? So, kung hindi worth it, bakit pa? So, tanong, palagay mo ba mahahanap mo pa si Mr. Worth It? May duda naman ako. Kasi wala naman sa age siya, eh. Yeah. Diba? Oo. Kasi kung matanda na kayo, pwede companionship na lang. Yes. Diba? Oo.
Ah, so wow! Ang gandang headline! At sa dinami-dami ng ginampan ng mga karakter ng isang Maria, the Diamond Star, Maricel Soriano, eto na ngayon ang pagiging anak, ang pagiging breadwinner, at pagiging nanay. Ang mga main na joy at hugot ng iyong buhay. Alam mo naman ng tao, gusto nila malaman. Hindi naman perpekto ang buhay ng isang Maricel. Mahirap. Mahirap? Bakit mahirap maging isang Maricel Soriano? Ang hirap kasi pag tayo mga nanay, di ba? Ang hirap for us dahil pag may mali doon sa bata o may maling ginawa, kasalanan natin. Tayo may kasalanan. Lagi na lang nakapoint ng mga finger sa atin. Di ba? Lalo ikaw, parang single mom. Oo. Right? Okay. So, how do you deal with it, pagiging nanay? Siyempre, dumaan si Marlon at si Chen sa pagiging pasaway, di ba? Dumaan sila talaga dyan. Oo. Kaya dinaanan ko rin yun. Okay. Ang hirap dahil, una, yung laging pagbibintangan nga nanay. Kaya, pag kinakausap ko yung mga, hindi ko na sila inaaway ngayon. Hindi ko na sila pinapagalitan. Lalo, hindi ko na mamapalo. Lalaki, mga higante sila. Di ba? Tapos, kinakausap ko na lang. Why don't you think of something like ganito? Since you love computer, blah, blah, blah. Tapos, sasagutin ka na yung parang close yung topic. Ayaw. Ibig sabihin, ayaw. Huwag mo na ipilit, Mary. Hindi ka mananalo. So, ang parenting style mo, parang pinauubaya mo rin silang magdesisyon para sa sarili nila. Yes. Kasi pag wala na, sino magdedesisyon para sa inyo? Gisingin niyo ba ako ng madaling araw sa sementeryo? At doon kayo magingangawa? Tigilan niyo yan, ha? Sabi ko, hindi ganon. Mga lalaki kayo. Dapat ano, alam niyo na dapat ang gagawin. Ipapakilala ko naman kayo sa aking dalawang anak na lalaki, si Chen at si Kuya Mark. Meron ka bang regrets sa parenting style mo nung bata sila? Sa kinalabasan nila today? Hindi, okay lang yung kinalabasan nila today. Kasi mga anak mo yan eh, di ba? Hindi mo naman sila pwede at this age, Maron is 37. Chen is turning 31. And I'm turning 59. Okay. Abay namin! Saka nag-google na ngayon ng edad. Oo, nag-google. Yung, kung meron akong pagsisisihan, yung times na dapat, kailangan nila ako, dapat nadud ako. Yung ganung mga moments. Kasi, syempre, kahit mommy ko yung nag-alaga kay Chen, iba yung ways niya eh. May kasamang pang-i-spoil yun. Dahil, ang tawag nga sa mommy ko, gintong-ginto mo, nandito na. Ibig sabihin, nandiyan na si Chen. Oo nga. Correct. Pero ikaw naman, wala kang hinanakit sa nanay mo? Wala. Mahal na mahal mo yun eh. Oo nga. Naalala ko pa siya. Oo nga. Oo. Kasi nakakaramdam siya ng mga energies, di ba? Naalala ko siya. Yung nanay mo, nung mawala ang nanay mo, malaking-malaki ang naging epekto sa'yo. Sobra. Depression? Yes. So what happened? Hindi ko kasi matake na wala na siya. Hindi ko pinansin kung ano ba yung sakit. Hindi ko pinansin yon. Ayaw ko kasing tanggapin eh. So, dismiss yung ano na yon, question na yon. Lahat ng questions actually tukol sa mami ko, dismiss. Kasi ayokong pag-usapan. Kasi may mga times pa rin na ang feeling ko nandyan lang siya. Mahirap, no? Okay. So, nagpahinga ka sa karir mo nung mga panahon na yon. Hindi ba? 2 years. 2 years. Bakit inaabot ang ganun katagal? Hindi ko matanggap, Itaki. She's my rock. Hindi ka ba nahirapan? Kasi alam ko yung parte ng buhay mo noon na nahirapan ka rin sa finances mo. Oo. Bakit nagkaganon? Kasi ayaw mo rin magtrabaho noon. So malinaw sa'yo noon na, okay, tigil muna ako, pero titigil din yung agos ng pagpasok ng income. So dumating sa panahon na paano? Naalala ko pa si Wingard. Oo. Wingard Tracy. Parang hindi totoo, di ba? Oo. Parang ganun ko tinignan yung mami ko.
magpapahinga lang. Nagbibikram. Oo, ganun siya. Correct. At super short shorts. Correct. At totoo ba? Oo. Si Wingard din ang naging sandigan mo, di ba? All throughout that time. Oo. Kaya nga mabuti na nandiyan siya. Right. Doon sa naging financial problem mo, si Wingard din ang nag-ano sa'yo, timon sa'yo noon, di ba? Paano kanya nirendahan noon? Nako, grabe. Oo. Wala akong credit cards. No credit cards? Mula noon, hanggang ngayon, wala pa rin. Okay. Sabi ko, mas mabuting wala na lang. Wow, kakaiba ka. Ibang klase ang taong walang credit card. Bakit? Okay lang. Bakit? Hindi, tama naman kasi. Di ba magbabayad ka lang dahil lang sa mga kutsi-kutsing bagay na yan? Interest. Oo, ang interest. Ganito, ganyan. Noong una, hindi ko pa naiintindihan talaga. Pero nung ako na yung umupo, ba't ang gastos ko? Ba't ang dami-dami kong binibili? Ako na nag-question sa sarili ko. Correct, oo. Ganun na. Right, oo. So sabi ko, wag na yung mga credit cards, sir. Ayoko na yan. Okay, wow, that's brave. You have to be brave to run around without a credit card. Oo. Totoo ba? So, posible pala. Pwede. Ay, gusto yun i-chinkitan. Iponaryo ka. Iponaryo. Okay, so naniniwala ka na ngayon sa ipon. Mahalaga para sa mga anak, ano? Para sa mga bata. Para sa mga bata na rin. Okay. So, ano naging realization mo, Maria? Through all of this, di ba? Nawala nanay mo, alam mo, Corina, showbiz. Nagbukasan lahat ng mga sinabi niya sa akin. Noon pa, yung recent, yung bago, yung galon. Lahat yun, plak, kumbaga sa mga pintuan, sabay-sabay silang nagbukas lahat. Parang, ako yung nataranta. Nga, ang gagawin ko? Eh, baka magtatrabaho, wala naman nanay ko. May mga anak ka. Ay, oo nga, no? Ganoon. Ayun. Tapos nagbukasan na lahat? Nagbukasan na lahat. At hanggang ngayon, talaga naman, hinihingi ka pa rin. Kaya yun na nga lang siguro yung aking blessing pang hatid ni God sa akin. Na hindi ako nagsasawa sa ginagawa ko. Kasi ito lang ang ginagawa ko. Ito lang ang kaya ko gawin. And you're so good at it. Oh, you're so good at it still. Nako, hindi na yata mawawala yun. Cheers to a life well lived. Tayo yes. Naman ay mamamasyal pagkatapos nito. Oh, sige. Eh, syempre yung halaman na binigay mo sa akin, nakikita mo ba tong garden na ito? Ako nag-aalaga ng garden na to. Oh, tignan mo nga yan. Ipapakita ko sa'yo parang ang latest cut. Parang ang tangkad-tangkad mo na sinabi mo yun. Di ba parang ang tangkad-tangkad ko? Nakinakaya ko talaga yan. Parang six-footer na isang palis lang na ganyan. Malinis na agad ang garden. Day, hagdanan lang ang katapat niyan. Oh, cheers. Cheers. Let's go to the garden. Mary, look at my project. Ang ganda eh. Oh, dati ito walang laman. Pero nung pandemic, ang ginawa ko, tinamnan ko ito. Tapos ako nagsabit niyan. Tapos ilagyan ko ng liguan ng ibon. Oo. Langkita na ako talaga. Oo, huwag muna. Titlaki, maga pa. Parang feeling matanda. Ganun ba yun? Ako din, ganyan eh. Lalo na pa nagko-crochet ako. Nagko-crochet ka? Oo, tapos ang salamin ako. Tapos may balaban, kasi malamig, di ba? No way! Wow, ganun ang itsura ko. Day, huwag ka magpapalitrato ng ganyan at huwag na huwag mong ipopost. Ay, hindi naman. Hindi ba? So, like a diamond, nagniningning at patuloy na nagniningning ang buhay ni Maria. Ano pa mga beauty secret mo? Bakit ang ganda-ganda ng skin mo? Totoo ba na wala kang idinadampi dyan kung hindi lampin? Mm-mm. Kanino mo nakuha yun? Tita Chato. Charito Solis, ayun. Alam ayan. Na alam ko yun, di ba? Anong pinanguhugas mo ng mukha mo? Soap. Soap lang? Mm-mm. Talaga? Tapos ano, yun na, pag natapos ng maligo, yung ano na? Pangtanggal ng makeup. Tanggal ng makeup. Ritual, no? Ritual talaga. Pero sabi nga niya, nako, hindi, Corina, tigil-tigilan mo yan. Kailangan gawin mo to, gawin mo yan. Sabi ko, wala akong time! Iba talaga pag artista. Oo. Kasi super close-up ang mga eksena nyo. Naku, ito naman, kung makapagsalita, look at your face, it's so nice.
Well, from afar. Pero kung times 10 ang salamin, dai, you won't want to see it. Sobra ka naman, di pa, Kim. Ay, may bagong show sila, Maricel. Ay, oo. Nay, wala kang tigil. Eh kasi, di ba, masaya naman to. Ang saya, tsaka ang saya ng barkada nyo doon, sila Eric Kison, di ba? Here on Net 25. Pumapanood yun. Magkapatid kami dito. Oo. Si Eric, ako, si Epi, at si Vandals. So kami, kaya ang title namin, 3-in-1. Tapos, si Daddy, yung Daddy namin. Si Epi, pinapictorial namin. So kamukha-kamukha talaga ni Daddy. Ng tatay niya. Oo. Tapos? Tapos, pinagkakaguluhan namin yung bahay na pinaghahatian. Kami dito. Okay. Kaya naging 3-in-1. Mm-hmm. Parang kape lang kami, di ba? Oo, parang kape. Ikaw yung gatas. Obvious ba? Kalmahan mo lang. Baka mamaya maglululupasay ka pa. Si Irish Liberica, ang panganay na anak ni Don Julio Liberica. Ilayo nyo sa akin to. Ilayo nyo. Hindi na yung nakapag-asawa. Naku, lahat ang anak ni Daddy. Diba? Oo, kasi alam mo, nami-miss ko siya, si Daddy. Totoo, lahat ng advice niya sa akin. Right. Ang ganda-ganda. Oo. Meron siya sinabi minsan, oy bruha. Sabi niya, umupo ka dito sa tabi ko para marinig mo ako. Di umupo naman ako. Daddy naman. Pwede naman lakasan yung boses. Ang dami kong ganun kasi. Yung, oy, bruha. Nasabihan ako na ng bruha. Tapos nasabi niya, alam mo, paminsan, yung mga tao, nasa loob kayo ng kainan, di ba? Nakita na tayo, pero parang nahihiyang lumapit. Kaya ang gagawin mo, sabi niya, ikaw na ang tumayo at lapitan mo sila. Di siyempre, reklamadora ako, di ba? Ganon, Daddy? E paano kung hindi ako pansinin? Is naman, hindi. Ikaw napaka-nega mo talaga. Oo, may kasama ako ganon. Totoo ba? Ikaw napaka-nega mo talaga. Ganon. Nagpapayo. Mm-hmm. So ngayon parang pumapaloob na ngayon ang ang pagkatao ni Dolphy sa kanyang tatlong anak sa programang ito. Anong legacy ang gusto mong iwan as a Diamond Star? Alam mo, may ma-ambisyon ko sana. Eh, sino magpa-finance, di ba? Kasi gusto ko sana to para sa mga, yung mga may edad na wala nang kasama sa bahay or isang yaya na lang ang kasama, yung ganon, para sa mga artista. Yung pabahay para sa kanila. Pabahay para sa mga nakatatanda na wala nang pamilya. Wala nang pamilya. Ay, mayroong ganyan sa Amerika. Di ba? Yes, mga community talaga sila. Oo. Aso yon ang gusto mong gawin. Mm-hmm. Ang ganda, di ba? Kumaibigan tayo ng isang senadora. Pero bilang isang artista o miyembro ng entertainment industry, ano ang gusto mong malaman nila tungkol sa'yo o iwan na aral sa kanila? Huwag kayong magwawala ng pag-asa sa mga. Yung hope, at tawag ko doon bagging. Bagging of hope. Huwag mawawala yung bagging of hope mo. Correct. Diba? Oo, totoo. Yun naman ang nakita ko talaga kay Maria. So, kami, tuloy-tuloy ang kwentuhan namin dito. Kayo, kailangan nyo nang umalis. Kasi tapos na yung oras natin, okay? Maraming salamat, Mary. Maraming pumunta salamat. Ka pa dito, meron pa akong plan. Salamat. Alam mo napa-oo natin ang isang brilyante. Thank you so much. Okay, kayo, para sa inyo, bye-bye. Bye-bye. Sige na. Pero nakakailang episode ba kayo?